Healthy. Good day po sa inyong lahat. At eto, andito na naman po tayo sa isang episode ng ating adventure at health tips para sa inyo, mga ka-healthy. So, ngayong araw pong ito, kami ay pupunta sa Tonto National Forest. At kami nga po ay mag-offroading ng aming mga kaibigan. At sasabayan na po natin ng health information para sa inyo. Ano po? At abang-abangan niyo po ang topic. Ang topic po natin for tonight, for today is about heart attack. Heart attack po ang topic natin ngayong araw na to. So, antabayanan niyo po itong topic na to at ang adventure na to dahil napakaganda po nitong lugar na to. Ano po? Maganda po ang ating topic, heart attack. Napakarami po ang namamatay dito taon-taon sa sakit na heart attack. Ano po? So, antabayanan niyo po at diyan lang po kayo ha at pag-uusapan po natin ito maya-maya. At napaganda po ng topic natin ngayong araw nito. At huwag niyo pong kakalimutan, palagi kong sinasabi sa inyo yung disclaimer natin, napakahalaga po na magpatingin po kayo ng regular sa inyong mga doktor. At yung ating pong ipinoprovide ng mga health informations is ito po ay sana makatulong sa inyo upang maiwasan itong mga ganitong sakit at kaya lumala po itong mga problemang ganito po. Ano po? Ang topic po nating heart attack ay isa pong napaka-delikadong sakit kung saan kailangan po nating mag-ingat dahil napaka-delikado po ng heart attack. Ano po? Okay, itong tawag natin dito sa Pilipinas ay atake de corazon ang tawag nila. Hindi po ba? Ina-atake sa puso. Okay, sa mga ka-healthy, dyan lang po kayo. Kayo po ay umantabay sa amin. At ako po ay magbibigay sa inyo ng mga impormasyon at magandang adventure ngayong araw na to. Okay? Vlogging you too, ha? Oh, shout out! Shout out po sa, sa tropa ko ron. Tabi. Shout out sa family ko. Sana makita pa tayo, ito na yata ang huling, Kalsada, shout out dyan. Ricky, Basta, yun lang. At ikaw po, kumusta ang kakatao? Wala naman. mga kaibigan ko. Okay. Yeah. Pangalan, sir. Anong pangalan? Pangalan mo? Ernie. Si Ernie Gamboa. Oh, yan. Si Ernie Gamboa. Si Gamandaluyong po. Oh, sa loob, sa labas. Sa loob. Sir, saan ba tayo pupunta ngayong araw na to? Sa Ship Bridge. Ship Bridge. As in SHEEP yeah. Bridge. Yeah. Mga ships na yung mga transfer nila. Okay. Ano sa Tagalog ang ship? Tupa. Oh, tupa. Okay. Ship bridge. Tulay ng tupa. Pupunta natin hindi tupa, tatlo pa 'yun. Tupa, tripa. Mag-stretch ka ba? Malawak ka na ng pintana. Yeah, napapasubo na lang po si Pogi. Ang ating pogi, yeah.
Okay, so mga ka-healthy, magandang araw po sa inyong lahat. Andito nga po tayo sa tinatawag namin na Ship Bridge. Kung makikita nyo po, napaganda po ng tanawin dito. At ito nga po isang lumang bridge dito sa Arizona. Ito po ay located dito sa Tonto National Forest, kung saan sakop po ito ng, I think it's Yavapai County. Ano po? So today, nag-offroad nga po kami at ang topic po natin ngayong araw na ito ay napakahalaga po sa inyong kalusugan. Ano po? So, kaya lang sinasabi ko sa inyo mga ka-healthy, huwag niyo pong kakalimutan, palagi kong sinasabi ito sa disclaimer ko, napakahalaga po, it's very important that you guys have a regular checkup with your doctors. So kailangan po magpatingin sa inyong mga doctor, yan po ang ating disclaimer, ano po. At yung information pong binibigay natin sa inyo, paalala at gabay po para po sa inyong kalusugan. Ako po ay isang nurse practitioner dito sa state of Arizona. At dito lang po ako licensed sa state of Arizona. Ano po? Okay, so ang topic po natin ngayong araw na ito is about heart attack. Ano nga po ba yung heart attack o tinatawag natin na atake de corazon? Ang atake de corazon po, ito po yung pag nagkaroon ng pagbabara sa daloy ng inyong mga dugo sa artery po ng ating mga puso. Ano po? So ito po sa kadahilanan nagkaroon po tayo ng tinatawag na plaque formation o kaya yung mga taba-taba na naipon-ipon dito sa ating arteria po, sa artery na tinatawag. Ito po sometimes sa kadahilanan nagkaroon po tayo ng build up ng mga cholesterol na ito at kung ano-ano pa pong mga plaque formation sa ating artery. Yun po ang nagkukos ng ating mga problema doon sa ating puso. Okay, so sometimes yung plaque po na sinasabi natin, yung pong plaque na to, yung plaque formation or calcification, nadi-dislodge o nagra-rupture. Sometimes pag nag-rupture po ito, ito rin po yung nagkakos ng barado sa inyong mga artery sa puso at maaaring magkos ng heart attack. Ang heart attack po o atake de corazon, napaka-crucial po itong sakit na ito. It's very, very fatal. Maaaring mo po itong ikamatay kung hindi po mabibigyan ng agarang pansin. So kinakailangan pong dito po sa Amerika, pag nagkaroon po ng chest pain, call 911 po kami or seek emergency medical help po agad yan. So kailangan maghihingi po agad kayo ng atensyon. Pag nagamit nararamdaman po kayo, medyo magpatingin na po kayo. Ano po? Okay. So ano nga po ba yung mga sintomas o signs and symptoms ng heart attack o atake de corazon? So minsan po nagkakaroon ng tinatawag na pressure. Parang may elepante na nakapatong sa dibdib mo. Minsan parang tight siya, napaka-tight. Ano ho? Pain, squeezing, achy, masakit 'yan. And yung sensation mo minsan kakaiba talaga yung nararamdaman mo sa dibdib mo. Tapos meron din po minsan nagraradiate po 'yan sa arms, nag-spread din 'yan sa neck, sa jaw, tapos pumupunta rin sa likod. Minsan ang pasyente po minsan nakaranas din po ng pagkakaroon ng yung nausea o naduduwal-duwal. Minsan parang meron kang acid din o reflux, yung heartburn na tinatawag, o kaya naman yung parang hindi ka natunawan or indigestion. Minsan yung iba naman po, ang presentation is abdominal pain, mid abdominal pain usually, sometimes yun din po heart attack na rin po yun. Ano po? Pwede rin po tayong magkaroon ng tinatawag na shortness of breath, yung pahirap sa paghinga. Pwede rin po tayong yung parang pinagpapawisan ng malamig. Yan, yung pinagpapawisan ka pero ang lamig ng pakiramdam mo. Ano po? Pwede rin tayong magkaroon ng tinatawag na parang pagod na pagod ka. Tapos yung masama yung pakiramdam mo, lightheaded ka. Minsan dizzy ka rin. Ang hirap niya, parang nalulula-lula ka rin po ng konti. Ano po? Medyo nalulula. Pag po may mga kasintomas kayong nararamdaman na ganito, magpatingin na po kaagad kayo. Call 911 dito sa Amerika. Sa Pilipinas po, kailangan pumunta na kaagad kayo sa inyong mga emergency clinic or emergency hospital po. Kung kayo ay nagdududa at sa tingin nyo ay nagkakaroon po kayo ng heart attack. Ano po? Okay, mga ka-healthy, ngayon pag-usapan naman natin kung ano nga po ba yung maaaring mga kadahilanan ng tinatawag natin na atake de corazon o heart attack. So, minsan nagkakaroon nga yun, nabanggit ko kanina, hindi po ba yung plaque formation sa inyong mga arteries? Maaari pong magkaroon ng total blockage sa artery ng heart ninyo.
Yan po ang pag total blockage po, ang tinatawag dyan ay ST elevation myocardial infarction. So minsan maririnig yung mga term na STEMI ang tawag nila pag total blockage. Ngayon pagka partial blockage naman po, yan po ang tawag dyan, non ST elevation MI. Ibig sabihin yung EKG nyo, yung EKG po, ano po, ECG. Pag tinignan, nagkaaroon po ng changes yan sa ST wave. So makikita yan ng mga doktor pag binasa po yan ng mga espesyalista at saka ng mga doktor sa ER. Makikita na po agad yung pagbabago at pagkakaroon ng changes sa inyong puso. Ano po? So malalaman ka agad kung ito ay tinatawag na acute MI or tinatawag na ST elevation MI. Yung isa naman po ay maaaring ST MI, non-ST MI, non-STEMI. So pag narinig niyo yung mga term na yan, at least alam niyo, pag sinabing STEMI, total blockage, pagka non-STEMI, partial blockage. Ano po? Okay, so ano naman po yung mga risk factors? Ano nga po ba yung mga kadahilanan ng pagkakaroon ng heart attack? Napakarami po niyan. Ay nako, isa-isahin po natin ha, unang-una sa lahat. Pag nagkakaedad ka na, anybody who's 45 and above, sa mga lalaki at sa mga babae naman, mga 55 and above. The youngest na pasyente na naalagaan ko po noon, nung ako'y nagtatrabaho pa sa downtown Phoenix, ay 23 years old. Napakabata po niya. Nagkaroon na po ng heart attack. Nakakaano po talaga. Naku, grabe. Pakabata. 23 years old. Pero alam niyo, marami siyang factors eh. Diabetes, high cholesterol, obesity. So yun yung mga factors ng pasyente ko ngayon. Okay, so ano pa nga po ba yung maaaring mga factors na maaaring makaapekto sa ating pagkakaroon ng heart attack? Ano po? Meron pong tinatawag na paninigarilyo. Mataas ang inyong presyon, high blood pressure. Pwede rin po yung mataas ang cholesterol at saka yung triglycerides nyo, yung triglycerides. Kaya naalala nyo, di ba sabi ko, regular na patingin po ng blood testing sa blood number 3 kasama po yung standard na pagkano ng mga lipids na tinatawag o yung cholesterol. Ano pa nga po ba? Obesity, overweight, mataba ka, medyo high risk ka rin po. Diabetes, metabolic syndrome, pag meron kong mataas na cholesterol, diabetes, at saka yung tinatawag na mataas ang yung blood pressure, ayan ang combination, metabolic syndrome po yan. Ano pa po ba? Genetic na naman, pumapasok na naman yung genetic, lahi-lahi, ano po, family history. Ano pa nga po ba? Lack of physical activity. Wala, yung couch potato na naman tayo, ayan, pag-uwi ng bahay, upo sa sofa, TV. O kaya, YouTube. Uy, ingat-ingat din po kayo mga YouTubers ha. Baka po kayo hindi na nagkikilos dyan. Siguraduhin lang, nag-exercise din po tayo. Ano po? Okay, so ano pa nga po ba? Stress. Stress po, isa rin po maaaring mag-cause ng heart attack. Ano pa po ba? Ang paggamit po ng bawal na gamot. Ayan, pwede rin po mag-cause yan ng heart attack. Pwede pong yung pre-eclampsia, history ng pre-eclampsia. Ito po yung mga buntis na nag-aaroon ng tinatawag na pagtaas ng blood pressure. So yun po, minsan yung po pre-eclampsia pwede rin po mag-cause ng heart attack. Ano po? Okay, autoimmune conditions, maaari din po yung mag-cause ng heart attack kasi minsan nagkaaroon sila ng inflammation. Any inflammation po sa katawan natin is nilalagay po tayo sa risk ng heart attack po. Okay? So, okay. Ngayon, pag-usapan naman po natin ang maaaring maging complications o komplikasyon ng heart attack. Kapag hindi po ito naagapan at hindi po ito naasikaso, maaari pong ikamatay nyo ito. Kailangan po agapan po natin ito pag may nararamdaman kayo. Ano po? Pwede rin po magkaroon ng irregular heart rhythm or tawag dito arrhythmias, arrhythmia. Pwede rin po kayong magkaroon ng heart failure. Imagine pag wala pong flow ng dugo doon sa area ng heart na yon, namamatay po yung muscles. And then once namatay po yung muscles na yon, maaari pong mamatay yung muscles na yon at lalaki at yung puso nyo lalaki rin po. Yun po ang tinatawag natin na heart failure. Ano po? Pwede rin po kayong cardiac arrest, sudden cardiac arrest. Gaya na sabi ko, pwedeng ikamatay. Alright. So ano pa nga po ba ang mga prevention? Ano nga po ba yung mga maaari nating maiwasan ng heart attack? Lifestyle factors or lifestyle changes. Kumain tayo ng mga healthy pagkain. Mag-exercise. Iwasan ang paninigarilyo. Ang stress. Yan pong mga yan. At syempre, kung may high blood pressure ka, uminom ng gamot. At kung may high cholesterol ka naman,
uminom ka naman ng gamot mo para sa cholesterol at iwasan ang pagkain na matataba. Ano po? Okay, so yun po ang ating topic ngayong araw na ito. At sana meron po kayong natutunan sa ating topic na heart attack. So mga ka-healthy, palagi ko pong sinasabi sa inyo ang regular na pagpapatingin. Mga ka-healthy, so every 6 months po at least doon sa mga may mga condition, may mga chronic condition, at least between 4 and 6 months. Yan, at least nagpapatingin po kayo ng regular. Pag wala ka namang problema, gaya ng sabi ko sa inyo noon, pwede kayo magpatingin kahit annual lang po, taon-taon. Yung mga bata pa dyan, patingin tayo taon-taon. Ano po? Okay. So, maraming salamat po sa inyong lahat mga ka-healthy. I hope you guys like this place. At kami po ay nag-i-enjoy dito ngayon. At maraming salamat po sa inyong pag-antabay. At gaya ng sinasabi ko sa inyong lahat, maraming salamat. Magpatingin po ng regular dahil ang kalusugan ay kayamanan. At don't forget to subscribe, to like, at pakishare din po sa ating mga pamilya po. Ano po? Okay guys, thank you so much. And mag-enjoy po tayo sa ating buhay. Salamat po. Bye-bye. First flock of sheep crossed the bridge in the fall of 1943. The last during the spring of 1979. Wow. So that's why they call it the sheep bridge. Look at this, guys. They use it to cross the ships. That's why it's called the sheep bridge. There you go. Wow.